wala akong pasok, Ate Jackie. Dahil sabi ng kapatid ko, mabait daw siya at seryoso at mapagmahal. At hindi nagtagal ay nanligaw ako sa kanya, Ate Jackie. At sinagot din niya ako. Hindi pa man umabot ng ilang buwan ang aming relasyon, Ate Jackie, kahit ganun ay minahal ko na siya agad. Hindi ko alam kung bakit, Ate Jackie. At hindi ko rin maipaliwanag sa sarili ko kung bakit. Kasi ganun naman talaga kapag mahal mo ang isang tao, Ate Jackie. Hindi mo kailangan ipaliwanag ang sarili mo. At choice ko na mahalin siya, Ate Jackie. Dahil siguro sa tuwing kasama at nakikita ko siya, ay masaya kami. At sobra din ang sayang nararamdaman ko, Ate Jackie. Pero kahapon ko lang nalaman ang lahat tungkol sa taong mahal na mahal ko. Iyong taong mahal ko ay may mahal palang iba. Ang sakit-sakit talaga. Kahit ilang buwan lang kaming magkasintahan, ay minahal ko siya ng higit pa sa buhay ko. Akala ko ay iba siya sa lahat ng mga babae, Ate Jackie. Pero katulad din pala siya ng iba. Akala ko lalaki lang ang ganoon, Ate Jackie. Tumawag siya sa akin at nagtaka ako kung bakit bigla siyang tumawa. Yung lalaki pala yung tumawag, kaya hindi siya nagsalita sa akin. Kahapon alas 5 ng hapon, Ate Jackie, may tumawag sa akin na number lang at hindi ito pamilyar sa akin. Tapos sinagot ko, Ate Jackie, ngunit hindi siya sumagot. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam na ang lalaki na pala iyon. Di ko alam kung bakit may number siya sa akin. Sabi pa ng lalaki, itong lalaking to para namang sinong gwapo. Pagkatapos ay binaba niya ang telepono, Ate Jackie. Nag-text kami nung lalaki, Ate Jackie. Lahat ng masasakit na salita ay sinabi na niya sa akin. Mga salita na nagpawasak sa puso ko, Ate Jackie. Sabi niya pinaasa lang daw ako at bakit daw ako pumatol sa taong may mahal ng iba. Ang sakit-sakit talaga sa pakiramdam, Ate Jackie. At galit na galit ako sa sarili ko kung bakit nangyari ito sa akin. At galit na galit din ako sa lalaki. At galit na galit din ang lalaki sa akin, Ate Jackie. Sinabihan ko ang kapatid ko sa lahat ng nangyari, Ate Jackie. Ayun, nagalit siya dahil siya daw ang naging dahilan kung bakit naging kami ng kaklase niya. Kaninang madaling araw, nag-text yung lalaki sa akin, Ate Jackie. Humingi ng tawad sa mga masasakit na salita na binitiwan niya sa akin. At sana daw maintindihan ko siya dahil ayaw niyang mawala yung taong mahal na mahal niya. Sinabihan ko siya na naiintindihan ko kung ano ang pakiramdam kapag mangyari sa akin ang ganyang sitwasyon, lalong-lalo na kapag ang taong mahal na mahal mo ay ayaw mong mawala. Dahil nga sa pagmamahal mo sa kanya, kaya nagawa mo ang mga bagay na iyon. Nakapagbitiw ka ng mga masasakit na salita. Iyon sa akin, malay ko kasi may shoota pala siya at kinakasama, Ate Jackie. Kinakasama niya pala ang lalaking nag-message sa akin. Kaya humingi din ako ng tawad, Ate Jackie, sa kanya. Dahil nagmahal lang naman ako at masama bang magmahal ng tao, Ate Jackie? Hindi naman talaga ako o siya ang may kasalanan, Ate Jackie. Biktima lang kaming dalawa sa mga pangako. Biktima lang kami sa isang babae, Ate Jackie. At nangako ako sa kanya na ako na lang ang lalayo, Ate Jackie, para wala ng gulo at
ayaw ko na masaktan ng paulit-ulit. Mapaglaro talaga ang mundo, Ate Jackie. Sa akin pa ito nangyari. Kung kailan tayo magmamahal ng totoo, doon pa tayo masasaktan. Doon sa taong hindi karapat-dapat na mahalin at hindi pwedeng maging akin, Ate Jackie. Dahil pagmamay-ari na pala siya ng iba. Isang bagay na akala mo ay sayo siya, Ate Jackie. Ngunit hindi pala, dahil ito ay nakalaan na pala sa iba. Hanggang dito na lang, Ate Jackie, naway kakapulutan ng aral ang aking kwento sa iyong mga manunood, Ate Jackie. Yun nga, mga kaibigan, ang kwento ng ating sender kung saan handa siyang magparaya sa taong minamahal niya na akala niya ay mahal siya ng totoo. Ngayon pala ay may kinakasama ng iba. Sana ay nakapagbigay aral ito sa inyong lahat, mga kaibigan, kung saan dapat matuto tayong respetuhin ang ating sarili. Matuto tayong maging mapagbigay at handa tayo sa hamon ng buhay, lalong-lalo na pagdating sa hamon ng pag-ibig. Hanggang dito na lamang ang kwento na aking ihahatid dito sa Kwento ng Buhay Ko, Inspirasyon Mo with Ate Jackie. Kung nais ninyong ibahagi ang inyong mga kwento upang kakapulutan ng aral at magsilbing inspirasyon sa ating kapwa, i-search lang po Jackie Leif TV, our FB page, at isend nyo lang doon ang inyong mga kwentong nakaka-inspire. At atin pong babasahin isa-isa. Nagpapasalamat po kami sa inyong walang sawang suporta. Huwag po kalimutang i-like ang ating page at i-subscribe ang ating channel. At ito ang inyong lingkod, Ate Jackie.